I'm on vacation. Every single day, cause I love my occupation. Ano, masaya girl? Masaya ka girl? Guys, 2 days ang off ko. Sinong hindi masaya? But on the other side, umiiyak! Tinitingnan ko kasi maglalakad din yung mga lolo at lola. Baka makita ako nagbablat. So, ayun. 2 days. Guys, umiiyak yung bulsa ko. Walang laman. For 2 days ang day off. Anong kakainin ko? 3 days off pa. Tagal pa ng sahod. Kaya dapat mag-vlog ka. So, ayun. Walang pera, pero gagala. Ano yan? Wala kang pera, tapos gagala ka? Saan ka pupunta, ha? Ha? Hindi, kasi yung pinsan ko, guys, pupunta sila ng Macau! Pupunta sila ng Macau. Tapos, sasama ako. Birthday celebration niya dapat ngayon. Ang tagal niya nang nag-stay dito sa Hong Kong. So, ngayon kasi may bagong batas, no? Hindi ka na pwedeng mag-stay ng sobrang tagal. Nung pandemya, parang nag-stay ng matagal dito yung mga Pilipina ay gawa ng ano, hindi nga pwedeng umuwi, diba? Gawa ng may COVID. Kaya ayun, ang nangyari, nag-overstay na dito sa Hong Kong, so kailangan mag-exit. So, ang exit niya sa Macau, sasama kami. Sasamahan namin siya kasi mag-isa lang siya eh. Charot. Pamamasyal na din pa. So, alam niyo nung nag-a-apply ako, meron doon isa Pinay na sabi niya, alam niyo ba, pag nasa Hong Kong kayo, pwede kayong makapunta sa Macau, ganito, ganyan, kasi malapit lang daw. Tapos, ayun, kahit walang pera, makakapunta nga tayo. Putik na yan. Makakagala tayo. Papunta tayo ng Macau. 2 days ang day off. Pero, pag pumunta ka ng Macau ngayon, mamayang hapon, kailangan bumalik ka din. Hindi pwede 2 days ka doon. Parang hindi yata pwede magstay doon ng matagal. Ewan ko lang. So, hindi ako sinama ng amo ko noon. So, pupunta ako ngayon. Pero hindi ko to sinabi sa amo ko. Kasi, alam nyo na, baka pagbawalan tayo. Hindi ko alam. Kasi baka mamaya sa kanya, ba't ka pupunta doon, ganito, ganyan. Tatatakot yung mga yan sila. Kasi yung iba nag-run away. Doon na tumitira. Nagti-TNT, yung mga ganyan. Binibigyan ko yun ng idea. Pero, ganun kasi yung nangyayari talaga dito na nahuhuli din. Kaya, kulong. Tapos, aalis ka na. Papaalisin ka, wala na. Wala ka ng pag-asa maka-abroad. Meron ka ng record. Tung Chung Line. We're going to Tung Chung and Disneyland Resort Line. Sasakay tayo dito. Hindi ko lang kung magkano pa masahe. Ginamit ko lang yung octopus. Bahala kayo dyan. Malalaman na naman ang amo ko saan ako pupunta. Kaya ingat kayo pag gumagamit ng octopus ng amo nyo. Kasi record yan. Naka-record. B6 bus going to Hong Kong Port. $9 ang pamasahe. Pupunta kayo ng Tung Chung Station. Tapos makikita nyo to. Lalakarin nyo palabas ng station. Pangit kayo sa camera. Tama. Malakulimlim. Pwede kita mag-line. Ang putla ko. Grabe. Sobrang dumi ng tubig, oh. Brown. Mas malala sa personal. Kung makikita nyo, grabe. Ang dumi. Mga, ano na kami dito, 30 minutes na. Ang daming tao, ang haba ng pila, papasok ka ng, parang immigration din ito. Grabe, sobrang daming tao. Peak season, look at that. Ang haba ng pila. Oh, dapat pala maaga ka kapag ganitong mga peak season, guys, holiday. Kasi, long weekend ngayon, Sabado, Linggo, Lunes, walang mga pasok. So, ganyan. Siguro mag-staycation sila sa Macau. Grabe, sobrang haba. Ay, Diyos ko po. Yung oras namin, alas 11 na ngayon ng umaga, umalis kami 8 o'clock. So, ayun, puro pila. So, mas agahan nyo, guys, para hindi kayo maantala sa pila. Sayang ng oras ba? Imbis na nagpipicture-picture na tayo doon. $6, 101X, papunta doon sa ano ngayon? Yung Ruins St.
po. Ayun, yung parang isa sa mga tourist spot dito sa Macau. Pagkatapos natin sumakay dun sa 101 bus, ayan, 101X bus guys, papunta ito dun sa simbahan na putol na tinatawag nila yung nasunog dito sa Macau, yung Ruins of St. Paul. So, ang bababaan nyo, pag sumakay kayo ng 101X, ang bababaan nyo is St. Thomas Station. So, walong stop yon mula dun sa sasakyan nyo paglabas nyo ng Macau Port. Walong stop, and then bababa na kayo, makikita nyo baleno. Yung pagbaba nyo ng bus, may baleno sa harap. And then, lalakarin nyo ng mga 8 minutes, sundan nyo na lang yung mga tao kasi marami din namang pumupunta dyan. Sumunod lang kami sa mga tao. And magtanong-tanong tayo kasi marami naman dito mga Pilipino. So, makakita kayo dyan kahit mga Pinoy. Ang dami-dami talaga kung saan-saan talaga tayo, kahit saang bansa. Yan. Then, lalakarin nyo dito, marami kayong makikita dyan ng mga bilihan. And, dito pa lang sa daan na ito, mabubusog na kayo. Huwag kayong mahiya. Tumikim kayo ng tumikim ng mga free taste nila. Para, pagdating nyo doon sa taas, busog na kayo, diba? Kasi bibili pa kayo ng pagkain. Marami dyang free taste, guys. So, ayan, tuwang-tuwa nga kami. Sabi ko, ah, buti na lang. Mabubusog na tayo dito pa lang. Pero, pag nung pumunta kami dito, biglaan lang, guys. Nung gabi lang naisipan, tapos kinabukasan pumunta na. Birthday celebration din nung sinabi ko nga sa inyo na pinsan ko, and kailangan niya mag-exit. Tapos, ayan, sobrang ganda dito, kaya lang mainit yung panahon. Ayan, masikat yung araw. Pero, pag mahangin naman, medyo okay naman. So, isakto nyo na ang punta nyo dito is yung papalamig na yung panahon. Mahirap kapag tag-init. Papawisan kayong maigi, lalo at puro lakad ang travel. So, ayan siya. Sobrang daming tao. Huwag na lang kayong pumunta pag, pag weekend, long weekend, and holidays, Sundays, ganyan. Kaya lang, yun naman yung day off natin, ano? Kaya lang yun talaga yung day off natin. So, ayan. Talagang ganito yung realidad kapag weekdays. Tapos yan, maglakad-lakad na lang kayo dyan. And then, yung sunod na pupuntahan namin dito ay yung isa pa na may Eiffel Tower. And ito nga pala yung bus guys na sasakyan natin. 268. Tandaan nyo lang dalawa. 101 at saka 268. Doon lang kasi yung napuntahan namin, dalawa lang. Eiffel Tower dito sa Macau at saka itong simbahan. So, ang hirap pala dito sa Hong Kong guys, alam nyo ba, hindi pumipila yung mga tao dito. Talagang pag dumating yung bus, dagsaan sila dyan. Tinan nyo, pinupuno maigi yung bus, nagbabanggaan na kami. Ganyan ang sitwasyon dito sa Macau guys, walang disiplina, pero smile pa din. Oh, talagang para kaming sardina sa loob. Ayan ang sitwasyon. Pero lahat yan bayad. Wala kasing taas yung bus nila. So talagang mini bus lang siya. And talagang pinupuno, sinisiksik maigi. Walang yun ang hindi maganda dito guys. Hindi sila disiplinado about sa pagpipila-pila na ganyan. At yung pamasahe sa bawat bus guys, kahit malayo yung pupuntahan mo, kahit malapit $6 palagi. Kaya maganda kayo ng mga coins nyo ng $5, $1, ganyan. Hong Kong dollar ito guys, pwedeng gamitin dito sa Macau. Basta magsuot kayo ng komportabling damit at saka yung pang paa nyo. Sinasabi ko sa inyo, ang sakit na mga paa namin dito. Grabe yung mga lakad talaga, puro lakad. Walang upo-upo ka, huwag nyo sayangin yung oras nyo kasi malaki-laki din yung Macau. Marami din siyang tourist spot para maikot nyo buong araw. Meron ditong Grand Canal din, kunyari, sa pinakataas ng building nitong Parisian Hotel. Parisian Hotel ba talaga to? Baka maya-maya mali ang sinasabi ko. So, ayun.
Meron din siyang Grand Canal. Hindi patulay tulay. Tapos, ayun hanggang doon. May mga shops. Alam nyo na, ang mga bonggang tatak. Michael Kors. Louis Vuitton. Yan. Paris, Paris, Paris. Yan. Dito guys, kasing ganda ng noo ko. Ang lapad. Ayan yung Eiffel Tower dito. May pa-Eiffel Tower sila dito sa Macau. Naghahanap kami ng mauupuan. Dahil kanina pa kami naglalakad. Grabe, ang sakit-sakit na ng mga paa. Pero ang ganda dito. Ayan o. Magaganda yung mga structure ng mga building. Ganyan. Pero mamaya. Isa lang naman pangarap ko yung magkape sa harap ng Eiffel Tower. Wow! Dream come true! Maleta reveal daw. Kung punta kayo sa Hong Kong, huwag niyong kakalimutan. Magdala ng pagkain. Yan o, ang saging na galing pa ng Bicol. Nakarating ng Macau. Ang swerte ng saging na to! Yung natong na galing pa ng Bicol. Last pinagdaanan ng saging na nakala mo ba? At syempre, huwag kalimutan ng kape. Dinner time sa harap ng Eiffel Tower. Saan ka pa? Talaga naman. Ang ating mga kasama, present, hello. Yeah! Gayun nang duman ah. Kitig di oh. So pretty. Tapos ganyan yung harap niya. After natin kumain, guys. Ayan, ang cute na. May ilaw na siya. Kulay feng pa talaga. Feng na feng. Night view. Same. Is Studio City. Wow, London, Paris. Cute. Bakit pink? Yan pink din yung mga ano, design ng castle. Tapos itong Eiffel Tower pink din. Ito, ang cute nito, guys. Look at that. Ayan, susundan nyo lang yung mga tao kung saan sila pupunta, yung mga pa-Hong Kong. Yun lang naman eh. 65 ulit yung pamasahe. Ah, walang taas yung bus. Sa ano na tayo, sa sunod? Okay na? Yan, dito na kami sa Hong Kong. Tapos, Tung Chung ito ano, Tem? Ay, hindi. Immigration. Immigration, ano? Arrival. Immigration pa pala. Tapos, sasakit pa kami ng isa pa na bus. B6. Ang pamasahe ay 12. Magkano yun? 9. Ah. Sasakit pa tayo ng isa pag-bus. Tapos, pagdating natin sa Tung Chung, sasakit pa tayo ng MTR. Tapos, 9.50. Ayun. Sasakit pa ng... Oh, pigahalad ka baga. Yan, magbakalang tabi sa taas. So, pagbaba, ito immigration to. Papunta yung dinaan natin kanina. Papasok dyan, immigration. Tapos paglabas mo, dito sa baba. Bawal mag-vlog kasi sa loob, kaya hindi ako nakapag-vlog. Tapos, maghahanap ka ng sasakyan mo. Papunta dun sa kung saan ka na dito. Marami ng bus dyan. So, kami, punta kami ng Tung Chung. Dun yung MTR. Papunta ng Tsing Yi.
Oo, B6. B6 na bus. Tapos yun, may MTR na doon. Punta na yung Tsingy, tapos napunta naman ako ng Yunlo. Pauwi na. Rami ko ng oras na, 9:30 na guys. Pero okay lang kasi day off naman bukas. Grabe, enjoy ngayon. So, kung magta-travel kayo dito sa Macau, pasiguro ko ng 300 para sa pamasahe. Tapos, damihan nyo yung sinabi ko kanina, damihan nyo ng coins na dalhin. Kasi yun yung pamasahe nyo sa bus na Hong Kong dollar. Pwedeng gamitin doon guys, ang Hong Kong dollar. Pwede yung dalhin. Pwedeng Alipay, pwede yung ibabayad sa bus. Sa bus, cash lang na $6 lagi. $6 lagi kahit malayo o malapit, $6 ang pamasahe sa bus. And then, mamaya na yung iba. Hanapin lang namin yung sakyan namin. Grabe na yung pagod. Ang sakit ng paa ko. Sakit ng paa ko guys. Biglaan to, grabe. Kala nyo ha, sa mga amo ko dyan ha. Hindi nyo ako sinama sa Macau. Kaya ayan. Birthday kasi itong isang yung sinabi ko nga sa inyo, birthday niya. So napasama tayo papuntang Macau. Kasi mag-exit din siya. Gawa ng overstay na siya ng Hong Kong. So kailangan niya mag-exit ng Macau. Sumama kami. And birthday niya rin. So ayun. Double purpose. Ayun na yung B6 na bus. Madali lang naman, hindi naman nakakatakot mag-travel doon sa Macau kasi maliit lang. Tapos may bus naman siya kahit saan. And yeah,